pwede nang i-apply when it comes to securing that platform. Kasi may possibility na hindi alam nung teacher on how to do that, hindi alam nung teacher na, ah, hindi ko pala dapat to pinapublicize yung mga password na to. Yung habit lang na ganun is already something that we can apply when it comes to securing yung paggamit ng mga third-party applications. Yun po siguro. Siege, ikaw. Sa akin po siguro, isang magandang practice or kung kayang gawin, no, try mag-separate ng accounts or ng, for example, ng email ng sa personal mo. Tas yung, kasi minsan hindi naman makapag-provide yung sa school. No? Pero yung mga may kaya na school, napoprovide nila ng emails yan eh, or ng any access. Minsan mga cases na medyo mag-overlap. For example, may schools na gagamit ng messenger. Halimbawa lang, wala silang choice. Talagang kailangan nila gumawa. Kasi may rooms rin sa messenger. Ingat lang kasi parang best practice talaga is ma-segregate yung personal accounts mo doon sa ano. Kasi minsan one error mo lang, minsan masend mo yung, sisend mo, baya galit ka pala sa, baya nainis pala yung bata sa nanay niya, tapos chat-chat siya, tapos sisend niya sa ibang JC. So para, ano, maminipis kasi yung parang linya na parang, may magkaroon ng error. So kung kaya, parang try mag-segregate even sa email lang, no, para pag nagsisend ng files, hindi siya nahahalo dun sa mga kung ano yung email na nare-receive natin. Meron tayong, saka rin, ano, nakatulong rin siya mapag-focus na parang nag-switch ka ng ano lang, ng itong email na to ginagamit ko to for school or for, ano, for online learning ng bata. So, syempre hindi yung mag-it's ng bata. At that, most likely, kailangan ng guidance ng parents. Eh minsan, di ba, parang sabi, hindi naman lahat ng, ano, most of the time, students medyo mas alam nila, paikot-ikutin pa yung parents pagdating sa technical. So, basta, ano lang, ingat na lang rin, and yung siguro yung segregation nga ng mga accounts, baka makatulong rin. For me, yun po. Ako, just to add, kasi di ba nga, maganda raw talaga na naka-on yung sa waiting room. Para bago mo i-accept yung mga participants, is kilala mo na, kung mag-alam mo agad kung sino. Para daw maiwasan yung zoo bombing, tinatawag nila kasi na parang mga zoo bombers, di ba? Yung mga uninvited guests na pumapasok sa mga meeting rooms. So dapat lagi lang naka-on lagi yung waiting room. Para si host lang ang magde-decide, ipapapasukin yung participant. And then siguro yung sa school lang ng anak ko, maganda lang sa kanila is sinisend sa parents yung link. Andun yung password, tsaka yung link. So hindi siya basta-basta nasisend lang kung kani-kanino. At sinisend lang siya mga 10 minutes before class. Okay rin siya kasi kahit papano, hindi siya basta-basta lang nagagamit kung saan-saan. Yan. Alwell. Hindi pa naman. Siguro ang gusto ko lang siguro sabihin sa doon ako siguro sa mga team doon sa school. Hindi ko alam kung aware kayo mga previous months kasi may mga hacking incidents sa mga schools. Siguro ang isang consideration, dapat mayroong mag-assess kung ang mga data or mga information ng hawak nyo, students, past students, alumni, kung hindi naman siya kailangan ilagay online pa rin, siguro ilagay nyo, i-save nyo lang somewhere sa school or sa, kung sama yung facility nyo na hindi na siya gawin parang always online. Kasi kunyari, parang ako, example, for the longest time, hindi ko na matandaan kung kailan ako nag-access ng information ko sa school namin. Pero just a few months ago, may na-hack pati mga alumni records nandoon. So, ina-access pa ba rin ng mga alumni records yung records nila sa school? Kung ina-access man, gano'n ba kadalas? Kung hindi naman siya madalas, hindi siya sulit na gawan siya ng magandang portal for the alumni para they can access their old information, kung ano man yun. Dapat siguro hindi na kasi kung hindi naman siya sulit na, kunyari, naka-access isang taon siguro, sabi mo, mga 100 lang. So baka mas safer pa sa school na doon na lang sila sa per request na lang yung implementation nila. Kasi
parang karan, ang daming nakuha na data. So yun yun. So kailangan may mag-assess din sa school. Mismong internal, pwede sila mag-isip sila, mag-strategize sila kung ano yung discarding nila. Tapos, siguro kailangan meron silang parang platform or strategy. Pag may nangyari, anong gagawin natin? Yung plan. May plan siguro dapat sila. May incident response sila. Alam niyo na kung sino yung kukontakin. Alam niyo na kung kanino sila magpapatulong in case may mangyari. Kasi pag mabigla sila, baka siguro mga 1 week na, hindi pa nila alam anong gagawin. O baka maayos lang sila ng platform nila without properly reporting itong mga to. So yun yung siguro. Nakamute ka, sister. Actually, add ko lang dun kay Alwell. Ah. Kasi nga, based dun sa report ng NPC, di ba nga, second to the highest nga maraming na-breach na sites yung sa academic sector. 69% kasi doon is yung hack portals. Kasi nga, di ba, students' information are considered as sensitive personal information. So, mas kailangan ng extra protection. So, doon dapat nagpo-focus din yung school. Hindi lang, sabi nga natin kanina, hindi lang basta-basta makapagturo. But still, yung responsibility nila sa likod, mas malaki. Mas malaki yung responsibility nila kasi nga, yung data ng mga bawat estudyante is sa kanila nakasalalay kung mapoprotektahan ba or hindi. So, and then by the way, NPC pala is initiating na ng code of conduct, para siyang guidelines to assist yung mga schools on how to shift online. So ano siya, parang binubuo siya ng maraming DPOs ng mga schools like from Ateneo, from Lasal, from UP, from Lyceum. Binubuo nila to, parang gagawa sila ng guidelines para mag-guide yung school and enable yung management, yung teacher, yung students to cultivate a data privacy conscious environment. So yun sila yung gagawa ng policies and measures na pwedeng sundan ng school kapag may data breaches and paano sila mag-a-act kapag may mga ganong incidents. So let's wait lang, baka maglabas din sila sooner or later yung code of conduct na sinasabi ko. So, importante po sa ating mga teachers at mga administrators, school administrators, na i-follow ang mga legit websites, mga government websites, and mga important mga cybersecurity websites para matuto po tayo at maging updated tayo sa mga bagay na ganito. Speaking of updated, kailangan din natin, if you're using third-party apps, third-party learning platforms, for example, kailangan din natin mag-update lagi. Kasi yung mga bawat update natin dyan, na-update din yung security features nitong mga ginagamit nating applications. So I think ready na tayo to transition sa second part, no? What do you think? May na-miss pa ba tayo? May na-miss pa ba tayo? Siguro. Pwede na si CJ. Ano si CJ? Handa ka na ba? Summarize mo na kasi lang. Kasi actually, kahit kami, CJ, excited kami sa next na lecture mo. Kasi ang lecture niya is about how to ang tawag dito? How to swim. Ang hirap kasi ng title nitong ano niya. How to swim in an ocean of infosec resources. So, kasi madami, kasi puro talagang madaming kasing resources. Actually, nung sinabi sa akin ni CJ, yun ang gusto niyang pag-usapan. Ay, sabi ko, okay yan. Kasi, tama. As in, kasi diba, kahit yung mga nasa IT mismo, yung nasa InfoSec mismo na sector, nahihirapan dyan. Actually, Flor, i-connect ko lang sa first part natin. Hindi pa tapos na gusto ko rin masabi din na pag hindi pa tayo maalam sa cybersecurity, marami pong pwedeng puntahan na website. Yung mamaya siguro itatake lahat ni CJ yan. Hindi lang siguro kung gusto niya mag-branch out doon sa InfoSec field na tulungan ng school niyo, yun yung next topic, medyo applicable sa lahat. Even actually ako, stay din ako, panoorin ko rin si CJ. I'll stay. Pare-pareho tayo. So, si CJ ay, magbigay lang tayo ng konting chat. CJ is, isa itong, CJ is one of our cybersecurity experts
very young cybersecurity experts in the country. Oh. And just recently, for volunteer. And volunteer. Grabe, masigasig na volunteer to si CJ. Kahit dalhin mo siya out of town, walang bayad, digising ng maaga, laging nag-volunteer to si CJ. And CJ, we thank you for that. And si CJ ay isang certified Red Team professional. Tama ba, Siege? Yay! Congratulations! So, let's turn you over now to Engineer CJ Villapando. Ano to, CJ? Share ko lang yung screen, di ba? Sa'yo? Ay, pwede ka mag-share ng kusa, di ba? Pwede ka mag-share ng kusa. Mag-share lang ang screen. Wait lang. Pwede ko lang repeat siya. Sige. Kwentuhan mo na kami. Siguro parang isummarize lang natin kaunti yung kailangan makonsider ng mga schools. Ako kasi more lang sa schools ako eh. Kasi pag yung kasi ang na-hit ng cyber attacks, hindi lang po isang record yun. Oo. Posible din ma-disrupt yung operation ng online classes. Di ba? Malay mo. So, yung mga kailangan nila i-consider. Wait lang, AM. Start muna. Ano ba yung mga threats muna? Possible threats sa academic sector? Okay. Kanina, nabanggit ni Mika yung traffic doon sa platform ng mga files. Mm-mm. Ngayon, meron din equivalent. Yun kasi, yun naman, legit naman kasi yun. Nagkataon lang, di kaya ng server nila. Di kaya ng resources ng school. Pero meron din kasi na hindi legit, talaga malicious, yung DDoS. DDoS. As in, pag malaking DDoS, may budget yung attacker o galit na galit sa school, talagang babagsak po talaga yung resources nyo. When I say resources, yung nauna, student platform nyo, baka hindi nyo ma-access yan. Kasi hindi kaya ng web hosting. So that's one. Yun. Tapos, yung mga, siyempre, nandiyan si email din. Phishing. Phishing, nandiyan din. Buti na parin na-remind kasi minsan nakakalimutan ko rin banggitin yung phishing. Ang kailangan natin malaman din kasi or ma-prevent phishing bot sa school personnel at sa estudyante. Ito pala, warn yun sa mga estudyante o sa parents actually. In case yung bayaran ng tuition fees, make sure yung natanggap nyong notification or email, hindi yung kung saan-saan lang. Dapat talaga i-check, i-verify nyo sa school na yun talaga yung bank account ng school. Yung official. Uh-oh. Kasi na yung floor, di ba? Online na lahat eh. Oo. Tsaka sobrang ano ngayon, ang phishing attack ay sobrang ano, rampant talaga yan. Baka kasi ma-deposit nyo sa maling bank account, hindi sa school. Wala na. Sayang yung bayad nyo. Uh-oh. Hindi yun pwede sagutin ng school. Kasi sa labas ng school nangyari yun eh. So yun po. Yun po yung kailangan alamin, kailangan malaman ng parents. I hope meron tayong mga ibang ganito rin na mga awareness naman, mga simple lang. How about ransomware? Ransomware, recently may nabalitaan ako sa Odog. Good thing naman, hindi naman, I mean, not good thing. I mean, sa ibang bansa siya nangyari. Ang ending, nagbayad si school. Kasi mas, nung tinimbang daw niya. Usually pag ransomware, ano yung ini-encrypt nila ng mga files? Yung mga data, databases? Imagine, i-encrypt nila yung buong accounting division ng isang school. Oh my. Yung online platform, i-encrypt nila. I-encrypt nila kunyari yung records ng estudyante sa school, mga grades, mga schedules. Mm-mm. So, imagine mo paano mag-ooperate yung school. Ngayon, siguro may magsabi, may backup naman. Let's not forget, may mga characteristic ng ransomware na ang inuuna ay backup. Lalo pag hindi yung mali pagka-design ng backup, like always connected sa main computer, main server ang backup, medyo hindi na siya common ngayon na ganun ang design. Kailangan ang backup, parang pag kailangan i-backup, saka mag-connect. Naka separate talaga siya. Or kung yung sa backup, may nabasa lang ako sa backup, dapat daw 3-2-1. Parang 3 copies, 2 sa local, but different mediums, and then 1 offsite. Ganun daw dapat kadami ang backup. Mm-hmm. So, ang pinaka-solution doon, invest sa backup, storage. Siyempre, yung design din, kailangan medyo planuin nila kung paano yung design ng backup nila. Hindi yung always online, na wala pang protection yung backup. Of course, i-test yung backup. Yeah. May mga reports din sa amin kasi natanggap, medyo
hindi rin nasolusyonan, hindi rin na-resolve ang problema kasi may backup sila, yung pala nung i-restore na, hindi gumagana. Hindi nag-work. Hindi nag-work. Corrupted. Hindi natin alam bakit. Baka, di alam, baka bigla nag-down yung server ng backup, na-corrupt yung file, na-corrupt yung database, o na-infect kaunti. Hindi natin alam. So yun yung, marami, actually hindi lang isa, marami nag-report sa amin. So, ayan, may chat si CJ. So far we have identified three. Una yung denial of distributed denial of service attack. So DDoS na sinasabi natin. So ito yung ino-overwhelm ng ng attacker, ng cyber criminal ang network mo. So gumagamit siya ng mga bots, mga iba't ibang networks na in-attack din niya para gamitin, para i-overwhelm yung network mo. So yung result nun is napaparalyze yung performance mo, yung performance ng halimbawa sa school. So parang yung sinasabi ni Mika kanina, yung kailangan mag-exam ng mga estudyante, pero dahil overwhelmed na siya, napaparalyze siya. So ganun yung effect ng DDoS. And then another one that we have identified is yung phishing attacks. So kailangan yung mga parents, very careful kayo in identifying mga phishing emails, mga phishing messages from schools, para dapat alam nyo kung saan kayo pupunta na website na may mga legit na mga numbers ng bank accounts na pagbabayaran ninyo ng mga tuition fees ng mga anak ninyo. So anything that has something to do with finances na related sa school, you have to double check kung legit siya. Okay, wala pong masama kung magdo-double check kayo. So be careful of phishing attacks. And then third one, yung ka-explain lang ni Jen and Alwell, yung tungkol naman sa ransomware. So pwedeng i-encrypt, pwedeng i-gagawing parang kumbaga sa mga hindi nakakaintindi ng technical terms, para siyang kidnap for ransom sa internet. Ay sa network, sa computers natin. So yung cyber criminal, pwede niyang kunin yung files mo, ngayon i-encrypt niya yon na hindi mo na siya magagamit, na hindi mo siya mapapakinabangan na. So kailangan mong magbayad ngayon ng ransom para sa i-decrypt yon ng cyber criminal. So parang ganun siya, kidnap for ransom, pero online. Okay? So yun yung sinasabi naman ni Alwell, na you have to back up. At sabi naman ni Jen, dapat 3-2-1 daw. Ano yung 3-2-1 na yun, sister? 1-2-3. Kailangan daw 3 copies. Yung dalawa, local but different mediums. Mm-hmm. And then yung isa, offsite. Offsite. Offsite siya. Okay. So, lagi nating tandaan yung tatlong yun. And I think, meron pa mga minor, like yung mga Zoom bombing nga sinasabi natin, nangyari yan before because yung may interview nun si Pasig City Mayor Vico Soto, may interview siya sa GMA7, tapos biglang may lumabas na seen image of a man na ano. So iwasan din natin na mangyari yon sa mga estudyante natin kasi nakaka-disrupt ngayon ng learning environment and hindi siya maganda para sa mga bata. So yon. Kasi bro, last na meron akong quick lang. Di ba uso ngayon yung may online class, may group din sa social media. Mm-mm-mm. Uso yan. Each teacher or each class may group sa chat. Social media. Please protect nyo yung kung kayong administrator ng social media na yung account na yun. Make sure hindi madaling mahulaan yung password nyo. Kasi pag na-hack ko yun, baka kung anong messages ang isesend sa estudyante nyo. So yun po. Marami yan. From pages, group pages, group pages, may mga social media account pa or mga secret group na tayo pa lang nakakalam. So make sure ang main account naka-link doon, dapat hindi po siya ma-hack. Okay? Para lang ma-protectahan yung estudyante, kayo, of course, reputation ng school. Mahirap nga pag yung official group page ng social media ang na-hack ng school, ng hacker, bad hacker, edi, masisira yung reputation ng school. So, kailangan nyo talagang i-protect din ang privacy ng mga estudyante ninyo. Teachers, you have to protect that. So, in all platforms, in everything that you do, like yung nga yung sa mga groups, kailangan number one talaga sa inyo is the protection of your students. Okay. So, ready ka na, Sij? Okay. Pwede na ba natin i-turn over kay CJ? Oh, okay na.
Rinig naman po ako, rinig naman. Yeah, mas malinig. Yes, yes. Okay. Sige, manood na tayo kay CJ. Naka-disable.